Tinig sa mapagpalang na po sa bawat isa. Ang Diyos po natin ay mabuti at salamat sa Panginoon dahil muli ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay makalapit sa Panginoon. At isang mabuting bagay po na bago natin simulan ang umaga ay nakapagbulay-bulay po tayo ng salita ng Diyos. At nandito po tayo ngayon sa DFC Dalyaw at tayo po ay makipag-isa sa kanilang ikasyam na taong katapatan ng Panginoon. Hallelujah. Nandito po kayo lahat ng tumayo. At isang pa po, salungan natin ang pagpapuri ang Panginoon. Hallelujah! 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 Pagpapuri natin ang Panginoon sa alam nito na pamamagitan ng isang awit. Hallelujah! Marapat namin dakilain ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah.
sabi niyo, Panginoon, lahat ng tungod sa inyo ay mayroon. Hallelujah, salamat po sa inyo, Panginoon. Panginoon, sa mga ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Patuloy po kami nagpapasalamat sa panibagong pag-asa at panibagong buhay na ginagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Hallelujah, salamat po, Panginoon, sa panibagong kalakasan na nagbumula sa inyo. At ngayon mga gawin, Diyos, ay patuloy po namin nilalapit sa inyo ang aming mga puso. Patuloy mo po kami sinasabi, Panginoon. Ganito ay sin sa aming mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya niyo, Panginoon, na sa oras na ito, ay patuloy mo kami nilalapit na pusong dalisan. Pusong totoong naglilingkod sa inyo, Panginoon. Pusong totoo sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah, salamat po sa inyo, Panginoon. At sa inyong mensahe na mahayag sa umarang ito, patuloy niyo pong pagpagpalain, Panginoon, at patuloy na matanggap namin ng mensahe na para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang iyong lingkod na gagamitin sa pagpapahayag ng iyong salita. Kaya niyo na po, O Diyos, na kayo magsalita para sa amin. Maging po, Panginoon, sa makikinig mamaya, kaya niyo, Panginoon, na kayo patuloy na mag-usap sa bawat isa sa amin. Salamat po, aming Ama, pinupuri namin kayo pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at maraming mga kapo. Pinatawag nito po ang sahera ng Panginoon ngayong umaga, ang ating pastoral Juan. Amen. Hallelujah. Minsan tayo isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon dahil ngayong umaga ay simulan natin ang ating umaga sa pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Dahil isang mabuting bagay na tayo ay laging babad sa salita ng Panginoon. Dahil ang sabi nga po sa aklat ng Joshua 1:8 na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw at gabi upang malaman natin kung paano tuparin yung nakasulat sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin na magagawa lang pala natin na lakaran yung salita ng Diyos sa buhay natin kapag nagbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. Kaya walang ibang pinakamabuting bagay na dapat nating gawin sa bawat araw kundi magbabag sa salita ng Panginoon po. Dahil ang sabi doon, kapag natupad natin, kapag patuloy natin na lakaran yung salita ng Panginoon sa buhay natin, ay doon papasok ang pag-unlad at pagtatagumpay. At walang sinuman sa atin ang gusto na mabigo po. At hindi tayo tinawag ng Panginoon para mabigo po. Amen, para maging isang talunan, kundi tinawag tayo ng Panginoon para magtagumpay po. At doon papasok yung tema natin na the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo papabayaan ng Panginoon kapag inuna natin siya. Kapag pinapriority natin ang Panginoon, kapag pinapriority natin yung salita ng Panginoon sa buhay natin, hindi po tayo mabibigo po. Amen. Salamat sa Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling pumikit at manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakila kayo, Panginoon. Tapat kayo sa aming mga buhay, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong dakilang pag-ibig at habag sa amin, Lord, ay nabubuhay kami, Panginoon. Kaya kami may hininga, Panginoon, dahil sa inyong dakilang pag-ibig at habag sa amin, Lord God. Dahil sa biyaya ninyo, Panginoon, kaya kami naririto, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Banal na Espiritu, patuloy na kayo ang siyang kumilos, gumawa sa aming kalagitnaan. Nakikita niyo po, Panginoon, yung aking kahinaan, O Lord God. Wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ang inyong pagsama. Wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ang inyong pangunguna, Lord God. Nakikita niyo din po na may limitasyon ako, Panginoon, sa inyo lamang ako
Kumukuha, Panginoon, ang kaalaman at karunungan. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ito. Purihin kayo, dakilain kayo sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Daniel chapter 1 po, verse 17 to 21. Sabi po dito sa Daniel chapter 1 verse 17 to 21 po, binigyan ng Diyos ang apat na kabataang ito ng karunungan at pangunawa, pati ang kaalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa rito, binigyan ng Diyos si Daniel ng karunungan sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at mga panaginip. 18. Pagkalipas ng 3 taon na pagtuturo sa kanila ayon sa utos ni Haring Nebuchadnezzar, dinala sila ni Ashpenaz sa kanya. Nakipag-usap ang hari sa kanila at napansin ng hari na wala ang isa man sa mga kabataan doon ang makahigit kina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. Kaya sila ang piniling maglingkod sa kanya. Sa lahat ng itinanong ng hari sa kanila, nakita niya ang kanilang kaalaman ay 10 ulit na mas mahusay kaysa sa kaalaman ng mga salamangkero at engkantador sa buong kaharian. 21. Patuloy na naglilingkod si Daniel kay Nebuchadnezzar hanggang sa unang taon ng paghahari ng Cyrus. Amen. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At ito po ay yung aklat ng Daniel kapag pinag-aralan natin mula sa chapter 1 hanggang sa huling chapter ay makikita natin na kontrolado ng Diyos lahat ng bagay po. Walang anumang nangyayari sa buhay natin na walang kapahintulutan na nagmumula sa Panginoon. Kahit gaano pa kasama yung isang bagay na nangyayari sa atin na minsan hindi natin maintindihan, lagi natin tatandaan na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At kapag pinagbulay-bulayan natin mula sa chapter 1 hanggang sa huling kapitulo ay makikita natin kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran po. Amen. Dahil makapangyarihan po talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At yun po, salamat sa Panginoon. At dito po ay, sa tagpo kong ito ay, ang Israel po ay nasako po ng Babylonia. At merong 4 na kabataan po na natapon po sa Babylonia po. At doon po ay, at dito po ay meron tayong makikita na makukuha natin kung kapag naglilingkod tayo ng buong puso, ng buong tapat sa Panginoon ay paninindigan din ng Diyos ang pagiging totoo niya po sa atin. Amen. At dito po kapag binasa natin ay unang-una po ay naninindigan sila sa pamamagitan ng hindi pagkain po, ng pagkain na sa hindi nila pagkain po, sa hindi nila pinayagan ang kanilang sarili po na mahawaan ng sistema po ng mundo. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon po at kahit anuman yung sitwasyon, yung kalalagayan natin ay lagi natin tatandaan na palaging merong purpose po, merong layunin ang Panginoon
sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. At dito po ay makikita din natin na andun yung katapatan nila sa Panginoon makikita natin yung katapatan nila sa Panginoon na kahit na iahagi sila sa apoy po ng pugon ay nandun pa rin yung katapatan nila sa Panginoon po. Salamat po sa Panginoon dahil yan, salamat po sa Panginoon. Tunay po na ang Diyos natin ay mabuti niyo po. At dito sa tagpong ito ay makikita natin na kapag tayo ay talagang totoong utakot na naglilingkod sa Panginoon ay papakita talaga ng Diyos kung gaano din siya katapat sa atin. Tandaan natin na walang nabibigo sa tao nagtitiwala sa Diyos. At dito sa Daniel chapter, kung bumasay ng buong, natin ang buong chapter ng Daniel ay makikita natin na kung mapansin nga natin sila sa Dracon sa Katagdinigo, di ba? Ang pinangalaman sila sa pangalan ng Babylonia. At dito dumating sila sa tatlo na kanilang buhay na kailangan nilang manindigan sa Panginoon. At dumating sa panahon na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng revolto para ang sino mang ang sasampal sa Diyos o sa revolto ng itiga, ang siya, pagkag narinig ninyo o ang trompeta o tunog ng mga music, di ba? Ay kailangan ninyong sumaba sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pero sila Shadrach, Meshach, at Abednego ay nanindigan po sila sa Panginoon. Habulan po na sinabi ko sa inyo kanina, walang nabibigo sa taong nagtitiwala sa Diyos. At nung panahon ito, dumating ang tagpo na tumulong na yung mga musik at kailangan nilang lumuhod para sumaba sa Diyos-Diyosan na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Pero itong tatlo ay nanindigan at nanatiling nakatayo. Wow! Yung lahat kayo po na para sumamba o lumuhod sa Diyos-Diyosan, pero sila Shadrach, Meshach, at Abednego ay nanatiling nakatayo. Bakit? Kasi alam nila at kilala nila ang kanilang Diyos. Tayong kumikilos tayong base sa kung ano natin kakilala ang Diyos natin. Kaya dapat ganun po yung gawin natin. Kikilos tayo basis kung ano natin, paano natin, gaano natin kilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sila Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi po sila lumuhod sa Diyos-Diyos. Ang bakit? Kasi kilala nila ang Diyos nila. Kaya salamat po sa Panginoon. Hinagis sila sa apoy sa mga pagbabasahin natin ang kwentong ito. Pero, ang Diyos natin ay sumasama. Hindi lang sa masayang bagay. Hindi lang sa kasiyahan sumasama ang Diyos. Higit sa lahat, sumasama sa ang Diyos sa panahon na tayo ay hirap na. Hinagi si Shadrach, Meshach, at Abednego sa apoy. At nakita ni Haring Nebuchadnezzar. Bakit tatlong hinagis? Nakikita ko, apat ang lumalakad. Wow! Kapag tayo pala ay nag-ikot sa Panginoon, may problema man, pero langit ang kaligayahan. Biroin mo, kasama ko ang Diyos,
Kasama ko ang Diyos, ako'y di iiwan o mababayaan man. Na kahit kumaan tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. At ito po, darating sa tagpong ito. Alam niyo, darating ang panahon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi na tayo yung magkwikwento ng buhay natin kung paano tayo binago ng Diyos. Ang magkwikwento ng buhay natin yung ibang tao dahil nakikita nila kung paano tayo binago ng Diyos. Nakikita nila kung paano kumilos yung Diyos sa buhay natin. At dito no, sa chapter na ito, kung babasahin natin, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, simula ngayon, kung dati si Haring Nebuchadnezzar ay hindi siya naniniwala sa Diyos, sabi niya, simula ngayon, ang sino mang sumapalastangan sa pangalan ng Diyos ay chap-chapin. Wow! Diwain mo yun? Yung dating nag-uutos na luluhod sa Diyos-Diyosan, ngayon siya na mismo ang nag-uutos na ang sino mang magsasalita ng hindi maganda sa Diyos nila Sadra, Misak at Abednego ay chap-chap-chapin. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Diyos na makapangyarihan. Diyos na nagtatanggol sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Tunay po na kapag tayo ay talagang totoong nagtitiwala sa Panginoon. Iba po yung nagtitiwala sa tiniwala ka lang. Sabi ko nga dapat magkasama palagi yung pagtitiwala at paniniwala. Hindi tayo pwedeng magtiwala lang pero wala din naman talaga tayo naniniwala. Dapat naniniwala tayo, simpleng nagtitiwala tayo na kaya tayo iligtas ng Diyos. Ang Diyos natin ay sumasama. Nasabi niya, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na parang iniiwanan na tayo ng Diyos. Na parang, Lord, sumasama ba talaga kayo? Minsan ang dumadating sa puso natin na parang hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. Pero ang totoo, gumagawa ang Panginoon. Matutunan lang natin pag-appreciate sa ginagawa ng Diyos. Minsan kasi nag-focus lang tayo sa mga malalaking bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero yung mga simpleng bagay na ginagawa ng Panginoon ay parang binabali wala natin. Kaya minsan napapansin natin, Lord, sumasama ba talaga kayo? Kumikilos ba talaga kayo? Tumutugon ba talaga kayo, Panginoon? Pero ang pangako ng Diyos, matanda niya sila Moises, nung sila ay lumakad sa ilang, di ba, aliging ako yung sumasama sa gabi. At unak naman sa umaga. Tanda yun ang presensya ng Panginoon na talaga sinasamahan sila ng Panginoon. Kaya huwag po natin isipin na nag-iisa tayo. Huwag natin isipin na pinabayaan ng Panginoon ng Diyos. Hindi! Ang pangako ng Diyos sa atin, sasamahan niya tayo saan man tayo kumaroon. Emmanuel. Kaya ang pinanganak eh. Kasi siya yung sasama sa atin. At ang kagandaan sa atin ngayon, yung banal na Espiritu ay nasa atin mismo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo natin ngayon. Tuloy ito yung Panginoon. Kayo yung nagtatanggol sa atin. Kayo yung sumasama sa atin. Kayo yung Diyos na nagmamalasakit sa amin. Kayo yung Diyos na nagmamahal sa amin. Ako paano kami nasasaktan ay mas higit kayong nasasaktan, Panginoon. Hallelujah, salamat po sa inyo. Tutunan nila sa drakong isang katalimilito, Panginoon, na hindi sila lumubod sa Diyos. Diyos na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Bagkus na hindigan sila, Panginoon, dahil kilala nila kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Panginoon, sa umaga ito ang dalangin namin, ay patuloy niyo po kami bigyan ng puso na panindigan, Panginoon, na kahit anong problema, anong pagsubok yung darating sa buhay namin, ay hindi kami matitinan, Panginoon, dahil kilala namin yung Diyos na sumasama sa amin. Hallelujah! Salamat po sa inyong misaya yung umaga. Panginoon, darating yung araw. Lahat ng luhod ay luluhod sa Diyos sa sabah. At magsabit ng papuri, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa inyong misahin. Ang may pagkukulang namin, Panginoon, kayong patuloy na magpuno sa inyong mga anak. Kayong patuloy na magbigay ng kapahayagan sa bawat isa sa amin. At hayaan niyo, Panginoon, sa paghapon na ito, ay patuloy niyo kaming samahan.
Patuloy kami pagbubayan, Panginoon. Patuloy na kayo lang ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po namin, Panginoon, tinataas sa inyo ang gaganapin na anniversary mamaya ng DFC Dalyaw, Panginoon. Salamat po sa ika-siyam na taong katapatan ninyo, Panginoon. Maraming pagbaksak, maraming problema, maraming pinagdadaan, pero nananatili, Panginoon. Bakit? Kasi kayo po yung nagiging pundasyon, Panginoon. Kaya salamat po sa inyo, inaakin namin patuloy ang katagumpayan, Panginoon, sa bahay ng bawat isa, maging po sa mga pananambahan mamaya, Panginoon. Hayaan nyo na kayong patuloy na maghari, kayong patuloy na manguna sa bawat isa, O Diyos. Maging sa inyong mga lingkod na gagamitin sa pagpapahayag ng inyong mensahe. Hayaan nyo, Panginoon, na kayong patuloy na magbigay ng kapahayagan sa kanila. Lord, ano man gawin namin sa maghapon na ito? Tulungan niyo kami, Panginoon, na gawin namin ito ng may kagalakan sa aming puso. Nagawin namin ito, Panginoon, na ginagawa namin para sa inyo. Salamat po, Ama. Pinupurin namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. At salamat po sa bawat isa.